kayo sa itaas. At yun ang humatol sa inyo sarili. Huli na kayo, Nal. Ang dahilan ng pagkapuot ni Inay. Si Mario. Namatay siya. Hindi man lamang naibili ng gamot o naitawag ng doktor. Dapat kang sumpahin! Sumpahin ka ng mga Inay! Ito siya mo nabuksan si Saksak na isang matalim na binukala ng dugo at tubig. Ricky Meter ng Donais Domini. Ricky Scott Impossible. Amen. Aling Gloria. Mga pwedes tayo naman yung magkasalo-salo. Ala anak, sige, mag-ahinat na tayo makakain. Ay, kasi alam mo naman. Bakit hindi tayo dito kumain at yung mga kaunting pagkain din yung mga pagsalusaluhan natin? Bakit ba naman yun hindi natin... At Mari, huwag mong labis na pagkadamdamin ang nangyari kay Mario. Talagang ganyan ang buhay. Naku, Mar. Talaga ata hindi ko makakalimutan yung anak ko. Napakabait pa naman. Bakit pa hindi yung ama ang ginawa? Alamayan niyo sana ang inulog. Pasalamat kayo sa ibig natin ang matiwasay si Mario. Oo nga, anak. Pero naku, paano ba itong ting makikita kong mukha na itong... Paano ba naman sinamungahit siya ng mukha hanggang pinagmamasdam yung mukha ng manok talaga? Naku, Gloria, alis na ho kami! Aling Gloria, paalam na sa inyo. Salamat po. Ika ko sana, huwag magkala kayo, malis at dito na tayo kumain. Mari, diyan na kayo ha. Iba naman kayo ha. Lorenza, diyan na kayo Mari, ha. Salamat ha. Sandali na. Siya, sabay-sabay na kami ha. Salamat Aling, po. Ay, kumal. Aling Gloria, alis na kami, Lorenzo. Iha, pati ba naman ikaw eh? Wala na ba namang mas? Aling Gloria, paalam si mo. Salamat po siya. Pati ba naman kayo siya? Salamat, ha? Iha, tumistar ka muna rito na magkaroon tayo ng... Tahala, Gloria. Huwag ang iibuhay po. Dahil lang sa'yo kapapayaan na namatay si Mario. Pabayaan mo na kami mamatay na lahat. Pabayaan mo na kami mahubay. Magsabong ka na lang naman, magsabong! Gloria, sa ngalan ni Mario, ipinapangako ko sa iyong magbabagong buhay natin. Hindi na ako magsasabog. Sinang hindi magsasabog ikaw? O'y magtigil ka na ng herbasyo? Hindi mo ako naintindi. Sinusumpa ko sa iyo, hindi na ako magsasabog. Nang ito'y sumpa sa akin ngayon, dalawa lang anak natin ngayon, apat lang anak natin, sumusumpa ka na naman. Pero... Ano, pero? Sino mga nangyayari sa ating kaliwat kanan na lamang ang ating utang, ni hindi natin napag-aaral ang ating mga anak? Susumpa ka na naman! Ano? Inay, tama na ho. Mabuti pa kayo, kumain na tayo. Mabuti nga't mamamatay na kung sumisim dito sa... Pero ibahin mo yung sumpang yun, kung yun man na hindi ka naniwala. Yun ay topo. Itong sumpang ito'y totoo. Meron ba siyong pantopo? Ito ang tanong. Ay, naku, nakakaya sa ating mga kapitbahay. Amin, Carter, kisitin mo yung mga mo. Naku, meron ba kami pinag... Tama
Iyak ka na rin mo kami pinagpasakan nila. Talaga ka! Ay, halina sa iyo. Handa ng pagkain. Ah, sandali lang. Ginagawa ko lamang ito si Rapay. Ayan o! At sinala ko pa sa lumit yung hindi na ako magsasabong. Ayun! Kaya pala ayan. At sinan ang mga kulungan ng impaktong kinakalantari mo. Sinungaling ka, katuban! Hindi ka na, Gorya. Hindi na ang taingan ko eh. Kaya sa kabarong baduhon nyo, wala tuloy isa kong tanda. Ayun o! Ito magkanda, wala pati yung buwati pa rin ang masakit. Manok, ha? Oo, manok. Sarap ang kain. Talagang masarap yan eh. Yan ang manok mong tinamaan ko ng palakol na nakita ko din sa libis. Na nanghihina, ang ginawa ko pinateko at sayang naman. Hmm. Gorya, ilang beses yung sasabihin sa'yo kapag ka namamatay manok ko eh, huwag mo iluluto. Inulubing mo na mahusay. Huwag mo sasalita sa akin na ganyan, ha? Tatong ka! Ay! Tama na naman sa'yo! Kayahiya sa ating mga kapitbahay! Kalilibing pa lamang ni Mario ay nag-aaway na naman kayo. Ano na lamang ang sasabihin nila sa atin? At tayo mo. Ang amo mo, sisihin mo. Higit kanyang mahal ang kanyang mga manok kaysa sa atin. O paano naman hindi ako magagalit sa'yo? O para ka namang nananadyay. Tatawarin po ninyo, senyorito. Ayan ninyo't pag namatay ang manok ninyo eh. Tatawag ako ng banda para mailibing ang mabuti. Di pa rin siyang pagkalibing ng anak ko si Mario. Halos nakabalot na lamang sa banig. Hindi siya may wala. Ayan niyo, patatawarin niyo ako. Inay, tama na. Baka kumapano na naman kayo. Ganito rin lang ang buhay natin. Bakit hindi pa tayo mamatay? Ano ka nalang inaasi kaso kundi yung manok? Bakit pa kaya namuta pa yung manok-manok? Lahat ulit nang makita kong mga lalaking awag ay manok ang tingin ko mukha't limonyo. Gorya! Maglabot sila sa sinasabi mo. Baba, si San Pedro'y may hawak ding manok. Ano bang iginamatay mo, Mario? Aba, umiiyak ka. Tila malungkot ang naging kamatayan mo. Opo, Lolo. Ayoko pa po. Sana namatay dahil gusto ko pa po. Sana makapaparo. Makapaglaro ko eh. Ngunit, pinakayaan po ako ng tatay ko. Siya po ang may kasalanan ng lahat. Kaya ako pinamatay. Ang iyong ama? Opo, nangyari sa pitlog-lug sa sabong. Kaya dapat yung magkasakit. Sa halip na ako ipagamot ay sinabong ang aming pera. At ang sabi po niya ay lagnat na silang daw po yun. Kahit magpasinit. Pero nang malaunan po ay naisip dito. At okay. May namatay. Huwag ka nang umiyak na. Pagkat ngayon tapos nung yung mga paghihirap.
Pumasok ka na sa hihintay sa iyong walang hanggang kaligayahan. Nasa lupa ikinait sa iyo ng kapalaran. Tayo. Mahal kong alaga, ang mga taong katulad ng ama ni Mario na nakalilimot na sa kanilang tungkuling bilang magulang nang dahil sa pagkagumon sa bisyo ay kailangan bigyan ng mahigpit na aral sa buhay at tungkol diyan ay malaking iyong maitutulong. Pababain kita sa lupa at sa ngalan ng aking kapangyarihan ay makapagsasalita ka. Pumunta ka sa bahay ni Basyo na ama ni Mario at sa pamamagitan niya ay imulat mo sa tao ang kasamaan ng sugal, lalong-lalo ng sabo. Ayaw mahal kong alaga. Ang tinatawalo ko eh. Naalala ko yung patagkilip ko pagkabi. Nakaparamay na kising. Nakakita ko ng isang tandang. Na yan tandang na yan ay puting-puti. Na nakatuntong sa rakot. Nasasabugan ng liwanag at kinakantahan ng mga anghel. Kaya ako natatawa, hindi ikaw. At nung maglahuro yung mga kantahan at saka liwanag, ang ginawa niyang manok na yan eh, nanaog sa lupa. At pumunta rin sa aking kulungan. Magandang anong dito, Gorya. Ngayon lamang siguro ako magkakaswerte sa sabaw. Maligo ka! Masyadong init ang katawan mo! Gorya! 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 Halika! Halika! Totoo yung panaginip ko kagabi! Na merong manok na tumating dito sa atin, oh!
Hindi na pala ginig ito. Gorya! Ang kasalita kanina. Wala na, Pepe, huni nyo. Ano ka sinanang uwi mo? Meron nagsabi niya sa akin, huwag kang mag-alaala, baso at yung lahat na nangyari kagabi, pawang katotohanan eh. Eh, dinig na dinig ko rin yan eh. Ano na, papala mo? Ala, himas ka na himas ng manok, kinakausap mo yung sarili mo, kung di ka malukuluko. Abay, hindi, dinig na dinig ko rin yan, talaga naman dinig na din ko. Sinabi na huwag ako mag-alaala, totoo lahat na nangyari eh. Abay, yun naman talaga. May narinig ka kaya? Aba eh, inay! Mabuti po kaya itawangin ko si Tandang Besteng Manggagamot. Baka hanap ko kulam ng itay. Tatalabang ba ng kulam yung hayop na ama mong yan? O, hindi ka nga. Ako eh, merong ihatid na labada kaya Doña Pauline. Ako, inasikasa mo yung lukulukot talaga yung ama mo. Hindi ako nalolo. Ha? Ha? Nasalta ko na mga hayop ka? Saka nalolo! Saka nalolo! Ha? Nandiyo ka ba sa ilalim? Ha? Saka na! Ito ko sa loob ng kulungan! Sa kulungan? Sa dulo! Sa dulo? Sa dulo? Gilga, ibig mo sabihin eh, ikaw na manok ka? Ikaw ang kausap ko, ikaw ang nagsasalita! Ha? Ako nagsasalita! Ha? Yan naman nagsasalita. Para! Ikaw ba hindi naniniwalang itong nagsasalita kanina, itong manok na ito? Ako kayong magtawanan at nalalaman pa ang pangalan ko eh. Kaya nga ako naghimatay eh. Talaga po nagbiro ko yung mga baso mo. Hindi. Kala namin kung napano kayo, pala nagagawin nyo lang kayo eh. Kaya ka nang kakanan yan, sabong ka na yung sabong, sabong ng sabong. Masisira ang ulo mo, naku nga tuloy-tuloy mo, sakit ko pati ka na ko. Ito, hindi pala, ito, Ana na, ito yung sinusumpa ko sa'yo. Totoong nagsalita yan! Nagsalita! O, ikaw. Ikaw rin ba, hindi naniniwala? Nagsalitan talaga ang manok. Hindi ka ba naniniwala sa salitang manok? Ayan, naniniwala ka pala rin. Yan ang gusto ko, naniniwala ka. Eh, ito. Ang hayop na ito, paala ko kung busy do'y pala, isin ko lamang. Bibirahan kita rin, pag hindi kita ginulpi. Isin ko lamang pala ang hihingin mo, eh, ikala ko kung busy do ka rin, Google pay, hindi kita rin, bata ka rin. Sige, 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 saktan mo, bata! Huwag ka na, saktan mo! Sige ka na ba, ulo mo?
Mangyari akala ko kung bisido itong batang to. Yung pala hihingi lamang yung singko ko. Kaya maniwala siya. Ba't mo pinipilit? Inay, isay, ano ba naman kayo? Kaya kasi itong ama mo eh. Nakisasalitang naman. Nay, tama to. Huwag na iha. Saan ka punta, Nay? Oh, dito lang kay Doña Pauline. Magagalit, hindi ko sinasadya. Yung magagalit man ako, ano pa magagawa ko ngayon? Napuno na ako ng putik. Uli-ulay, tatang naman niya inyong mga mata para hindi kayo nakakapervisya yung kapwa. Ay, sandali ko lang. Mari ko ba kayo mayatid sa inyo at nang mapagbayaran ko naman ang aking nagawang pagkukulang? Eh, wag na ho, hindi ako sanay sumakay sa mga kotse. Lalo na kung walang habas magmaneho ang nagpapatakbo. Ay, sandali na! Bakit ba kayo namimilit? Hindi ba sapat na ako yung putikan na ninyo? Tawag na lang, huwag niyo akong gagambalay kung ayaw niyong ipupukul si Jesse yung kotse. Si Carlo! Yung anak ni Tom Pinito! Uy! Ano ba? Kumusta? Ano ang lagay? Kara na kotse mo na! Ano, ha? Oh! Ano ang lagay? Ano, kumusta? Tapos ka na ba ng pag-aral? Ha? Ano, wala na bang ginagawa ang pagkatang ito kung di uminaw? Para ka naman bago ng bago eh. Halika, bumabata muna. Mamiyana. Magpapakita muna ako sa bahay. Kararating ko lang galing sa Maynila eh. Bumabata muna. Ay, isang baso lang. Pinagbigyan, pero isang baso lang ha. Aring Batak na po ito. Kumain na ba yan? Kumain na po. Nakakala mo kaya eh, meron silang may lalaban dito ha? Hirapan po. Darya! Ato! Ano iho? Kumusta? Ha? Pepe. Mabuti yan, mabuti. Mabuti yung pagdugo natin. Ay, kampiyon, iho, kampiyon. Ente, ipakita mo yung manok ikaw. Ano ba, ente? Ito nga sa kondisyon yan, ha? Wala pang manok na napapantay dyan, iho. Eh, nakakapay, baka hindi naman palawin yan. Amoy anak yata. Eh, alam naman, napadahan niya sa dating barkada. Ano ba? Nasita! Eh, Jaskin, bata ito, eh. Darating ka pala, hindi ka malaman nagpasabi, ha? Hindi ako lang kayo na surpresa niya, kumay. Patay na. Ole! Ore! Ito naman dyan, sigaw pala, sigaw pala lang! Kuma! Ano, regula pa kayo? Oo, wala ka bang kasama? Ah, wala, bukas yung matinina. Kaya nga ako muna ako upang makapaganda na tayo sa... Malalak nga pala, Iho. Marami ka bang kumbidadong mga magagandang dalaga na katulad ng isang taon? Meron, papa. Pero iisa. Benito! Wala naman ako sinabi, Ihi. Nasabi ko lamang. Ilan ang dadating bukas? Ilan? Dalawa. Dalawa? Bakit hindi mo pa sinabay ngayon? Siya nga naman. Mabuti kong matutunan nila ito eh. Baka mami mga ligaw yan. Hindi, kasi sabi ko sa nila, upang huwag na nilang dalhin ang kotse nila, mag-train sila at bukas susunduin ko sa estasyon. Ah, ganun ba? Mabuti yata pa akit ko na ang maleta muna, ha? Lorenza! Lorenza! Kumusta nga pala ang pag-aaral mo? Lagay eh, hindi malaglag, di papasya kahit ng pano. Asya nga pala, papa. Meron ko nakitang kaibigan sa Maynila. Meron mga... Ano po eh? Nakikilala ba kung sino ito? Siya'y si Carlos, ang aming kaisa-isang anak. At siya naman ay si Lorenza, ang bago nating utak. Hala, panik mo na ang maleta ng senyorito mo sa kanyang kwarto. Siya muna ako nang access mo. Ako na. Meron naman ako... Pabayaan mo siya. Iho, kakalimot ka yata sa'yong sarili. Batid ko na ikaw ay isang likas na maginoo. Ngunit bakit isasayangin sa ganyan?
Lalo na sa isang katulad niya na mababa pa ang ulit sa isang tunay na alila. Dapat mong malaman na yan ay nagpaalipin dito sa akin upang mabayaran lamang ang utang ng kanyang amang ibasin na sa bungero. Kaya pala ang dahilan ng kanyang paglilingkod rito eh. Akala ko mamay, nagkakamali kayo nang akala na siya ay hamak pa sa isang alila. Para sa akin ay isa siyang dakila mama sapagkat bihira ang babaeng nakakaparis niya magpapagkasakit alang-alang sa kanyang magulang. Oo, oh, palibhase na kaya naman batang ito. Huwag na nga natin pag-usapan niya. Ang gusto kong malaman siyo eh, kung anong gusto mong ipasalubong natin sa pagdating ng iyong mga kaibigan. Oo nga, kung gusto mo eh, pasalubungan natin sila na isang masayang piknik o isang masayang sayawan, ano? Ako huwag na ako sayawan at sama-sama na yung mga yung sa sayawan sa Maynila eh. Kaya nga sila magpapakasyon dito upang makapagpahinga. Siyat, bibis lang ako, napakainit eh. Pagpapahanda kita ng milyenda, ha? Sinirito. Ito raw pang silibin niyo, kaya inayos ko na po para sa inyo. Salamat. May banag ko na po kayo. Sana humingi ng patawad sa inyo dahil sa mga nangyari kanina. Ang bilis kasi ng patak mo ko, kaya putikang mo yan tuloy. Wala po kayong dapat ihingi ng kapatawaran, pagkat ako po may kasalanan ng lahat. Eh, kasi po sa gitna ako ng kaya nagdadaan eh. Kasalanan ko. Ako po. Ako? Hindi, ako po. Hindi, ako. Ako po. Hindi, talagang kasalanan ko. Kasi barumbado akong sa takbo eh. Ako pa nga ako ang dapat humingi ng paumanhin sa inyo. Pagkat sa kabiglanan ko kanina, nakapagsalita ako ng masakit. Wala kwenta yun. Sa akin mo mangyari yun, marahin magagalit ako. Siya aalis na po ako dito. Sa mga silid na magiging panuhin ng iyong senyorito? Opo. Pagdating ng mga bisita ni Carlos, mag-iingat ka sana sa iyong mga kinikilos, ha? Ayokong makita sa iyo mga ugali mong bundok na natutuhan mo sa iyong mga magulang na ignorante. Naintindihan mo? Opo. Bakit kayo wala pa sila? Darating ngayon. Here we are. Ma? Ano ba kayo dito? Ganda pala ng bahay niyo, Charlie. Not bad. Oo nga, kid. High class. Wala naman yan, Ma. Ito yung mga kaibigan kong papakasin dito sa atin. Magandang araw po. Magandang araw naman. At malikayang pagdating naman sa inyo. Ganito? Pinabati ko lamang naman sila ihe. Alam mo ba? Lorenza, ang mga maleta. Buma, siya si Mita Faldo. At ito? Si Cesar Montes. Gusto kayo? Mita Faldo? Ah, ang kaisa-isang anak ng multimilyonaryo si Don Mauro Fajardo! Iha, pinagagalak itang makilala. Ang inaalala ko lamang ay baka hindi ka mawili dito sa amin. Bakit may palita akong ginagawa mo lamang doon pasyalan ng Amerika at ang Europa eh? Huwag kayo mag-aalala, Don Benito. Kahit na San Poop naman ay nariligayahan ako, basta't naroon si Charlie. He's such a nice guy. Hindi ba siya... Charlie? Hindi understand. May tipo yung mutsatsa ninyo, Charlie. Pwede pa pag-uwi ko ay pabaunan mo ako ng mutsatsang katulad niya? Mita, you shouldn't have said that. Si Lorenzo hindi mutsatsa rito. Kailangan siya naglilingkod dito upang pagbayaran ng utang ng kanyang ama. Excuse me.
Saan ang bahala mo ito, Manny Benita? Ano mong babae? Wala kang alalahanin. Ano mong gagawin ito? Huwag na po, Carlo. Hala, kitang mali ka. O, tayo na kayo sa loob. Dali! Okay, iha. Okay, mo, kayo na. Ay. Diyan sa loob. Saan ka ba? Patuwa rin siya. But... Boss ko? Doleja, narandam ko ang nangyari kanina. Wala ko kayong dapat alalahanin. Aha! Gusto pa yata magdrama nitong babaeng ito, ah. Carlos, iwan mo kami. Basta lumabas ka, iwan mo kami rito. Inuubos ko sa'yo! Tarantama ko sa'yo. Hoy! Tandaan mo, ha? Pagbubutihin mo ang trabaho mo rito, kundi palalayasin kita. At alam mo na kung ano mangyayari sa inyong bahay at lupa. Ngunit, ako po yun. At isa pa, ni tumingin sa aking anak ay pinagbabawal ko sa'yo. Baka nga pala mo, hindi ko nalalaman na ginagawa mo pang akit kay Carleen. Sinalabis naman ho yata ang paghamag ninyo sa'kin. Talaga? Tsura mo? Para anak ka lamang na isang pagbungero, walang sakitahit na sa ambisyon mo? Uy! Hindi ko gusto makita makipagtalamitan ang aking anak sa babaeng pamilya. Walang hirap, hindi mag-awal. Away sa utang! Away sa tamalit! Away pa sa hapuna! Mahiya ka sa balat mo! Ba, at marunong pa rin yung isang bibir. Sigat ka na yung Bagyo, ha? Ano po kanina pakita hinahawin sa'yo pinahanap? Ang basyo, ang gara-gara nyo? Kanina bang kotse to? Ang basyo, ang basyo niya. Kanino lang, kanino lang. Ang basyo niya talaga. Para nito ng basyo? Basyo, ang daan ang utang ko sa'yo. Saladi mo yan. Para... Yan ang utang ko sa'yo yung kinuha ko. Iha, huwag ka mag-alala dyan. Wala ba kami naman dyan, Basyo? Ito. Wala din naman dyan. Iha, huwag ka mag-alala. Marami ito. Mamigay tayo sa kanila. Ayan, kayo magpatapat siya. Sige, magpatapat siya kayo na. Magpatapat siya kayo na. Iha, magpatapat siya kayo. Oy! Ang anak ko! Oto! Oh, Bebe! Halika. Excuse me, please. Dito ka, ha? Sir, what about the gifts? The gifts? Yes, sir, the gifts. Yun nga ang gusto ko sabihin, dito ka sa auto. The gifts, sir. Ita, yung mga regalo daw, ho. Regalo? Yes, sir. Oh, yun nga, ha? Yun nga ang sinasabi ko sa'yo. Kunin ka sa loob ng auto. Napaka-tongue pinitid ka sa'yo. Yun nga sinasabi ko sa'yo. Galing dito. Ay, kayo ka naman sa wala na. Hindi ka man lamang sumusulat sa amin eh. Akala namin eh, nakalimutan mo na kami. Umari ba yun? Mauna na kayo, mauna na kayo. Sandali lang, gusto kita makausap.
Bakit ba English ka ng English? May kita kakausapin English ka ng English? Eh, hindi sa hindi ako marunong. Maaari kong sagutin yan, pero ibig ko sabihin, hindi uso yan dito. Tagasal ka ba? Ang ibig ko sabihin eh, where you... they come from? English yan. Makala mo sabihin, hindi pa naiintindihan niya. They come from, they come from. From Holo. Saan? Holo. Ah, becoming. Becoming here, on your side. Oh. Bakit pati pipay tinapon mo? Oh, marami tayo na. Basta nagamit kayo, tinatapong ko lang. Tigahulo pala ito eh. Sitting down. Oh, excuse me. Itay, kumusta naman ang naging kalagayan ninyo sa mga pinuntahan ninyo? Hindi naman tayo nagkasakit. Kaya lamang hindi ko kayo pinadala ng pera at saka sulat. Eh, hindi ko yung masupresa kayo sa pagbabalik ko. Pepe! Yes, sir! Pepe, you deport the... Deputy. You're deputing. Pepe? Yes, sir. Pakihawakan mo nga ito. the tabako, ha? Thank you, sir. Ngayon. Oh. Ito, sinasabi ko sa inyo, supresa. Ito. Ito. Dito kayo. Makakabili mo yun? Hindi pa yan. Kasi ha? Itong papel sa habang ko. Tingnan mo. Yung lugar na maraming numero. Yung. Diyan mo makikilala ngayon kung gano'ng karami yung lugar ng tatay mo. Kapag na, nakuha ka palang English ko straight sa bangko. Eh, itay, di kasi nyawa na natin si Don Benito. Kasinyaman si Don Benito. Baba. Hindi ako babalik dito kung kasinyaman naman tayo ni Don Benito. Mahigit doon na kayo mana. Baba. Salamat naman at mahahangon na tayo sa kahirapan, ano? At ang lahat na yun ay isang nating kitay sa sinay. Hindi lamang yan. May malaki pang bagay na magagawang tulong sa atin si Texas sa gagawin kong pagiganti sa dalawang nagaling na matandang yan. Tandaan mo yan. Eh, bakit pa naman tayo maghihiganti sa kanila? Hindi, bayaran na lamang natin ang ating pagkakautang. Bayaran? Siya nga naman. Eh, kung sabi mo eh, lahat ito'y ating kayamanan, hindi, bayaran na natin. Gloria! Huwag mo kong payuhan, napakahina ng loob mo. Bayaran! Pagkatapos tayong hamakin, pagkatapos sabihin sa atin sa dalawang araw na hindi tayo makabayad, palalayasin tayo sa bahay na walang tahanan ng ating mga anak. Bayaran! Magpasensya tayo at kung dumadaan ang kanyang anak dyan eh, para malamang walang kakilala, magpasensya pa rin tayo. Itay, Gloria! Bakit ka naman ninyo idadamay si Carlos? Wala naman siyang nagawang masama sa inyo. Walang nagawang masama? Eh, napakabait niyang tao, Itay. Mabait? Mabait. Walang santol na namunga ng mabulo. Pero hindi niyo ako naiintindihan. Si Carlos ay hindi kasing sama ng kanyang mga magulang. Kung niya ang iniisip ninyo, siya lamang ang tumutulong sa akin sa bahay na yan. At kung ako inaapin ni Doña Pauline at ni Don Benito, siya lamang ang nagtatanggol sa akin. Siya lahat ang... Kailan natin na rin mga sugiran ng PUC nito? Ito yung istilya ni Don Benito. Tex, mamaya pagpilalakit kita. Magpilay-pilaya ka, ha? Malamit kayo. Magandang araw po. Oy, Enteng! Tuloy! Ay,
Halika, halika, halika. Ginagulat na kita. Ikaw ang... O, magtatako ka, magtatako ka. Halika. Nita kita nervyos. Lari pa maging bata lang din yung nervyos. Halika, halika, halika. Halika, halika. Halika. Ako ka. Paano, ha? Nangyay ko na dapat siya. Like, kailangan sana. Kanina-kanina. Este, ulo. You going to market? Este! You going to... Buti tayo doon ka na sa auto. Yun ay ibig ko sabihin. Malaw ka na. Igahulo yun eh. Mainit ang ulo eh. Kapulong. Matuwating niya sa'yo eh. Pinanapag na kayo ang uwi ah. Ah, oo. Nangyari masama ang katawan nitong si Texas eh. Parang namimilay eh. Ang ginawa ko eh. Iiwi ko muna. Tignan. Ba? Eh, pilay nga ah. Ah, ayan. Pilay na pilay ah. Ha? Oo. Ha? Sino ba? Oo. Pilay! Pero tandaan mo yung ting. Biski pilay yan eh. Sindi natin ito yung urong kay Juan. Doon kay Berdugo ni Don Benito. Ba? Pasyo! Nabibigla ka yata. Hindi mo ba nalalaman wala pang tumatalo sa Berdugo ng aking amo? Mangyari na kakalaban noon sa tangkal lamang. Hindi na kakalaban si Texas. Purbaan mong ito, mga kalaban, makita mo. Gahamong ka yata. Hindi ako sa nagahamali kung gusto ninyo. Hindi mo betong makarating kay Don Benito? Talagang gusto kong paratingin. Oh, maski ito may sakit. Basta yung Berdugo ni Don Benito, laban kami. Pakarating! Yan kayo, aling Korea. Luisa! Ikaw bahala. Ano bang pumatak sa ulo mo eh? Bakit ang babit pinagpilapilayan si Texas? Hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan ang gusto ko sabihin. Pagka sila kumagat dyan sa aking pakagat na yan, makita mo, ubusan. Ibig kong ipusta kong lahat. Nakuha ko ang kalilang kayaman, ang katapat ng ating kayamanan sa bangko. Basyong, eh, mamagunos dili ka naman. Eh, ba, eh, hindi pa nag-iinit-init itong eh, kamang pera ito eh, puro papi lamang ito eh. Ba, eh, pagkaganya, isasanla mo na naman ito eh. Gusto mo naman ata maglabandera ko eh. Itong anak mo eh, baka hindi na natin panahango yan eh, masanla na naman yan. Puso, nagsalita na naman ito ng pakapos. Mahina lobo eh. Ito ang bahala niya si Texas. Basta lumaban ito, nandito ang pag-asa natin. Magbisa yan. Magbisa, itong pinakamagandang baro nito. Garaan natin sila. Magbisa. At ikaw ay kumuha ng dalawang modista at mag-ayos ka. Maglagay ka ng dipstick, nandito, at saka ketox, dito sa daliri. Sige, ipakilala natin sa kanila kung sino tayo ngayon. Pepe! Sir! Ah, yung dalawang maleta ko, ibalik dito. Yes, sir! Ano magdalit yun? Dalawang maleta ko. Magbibis tayo ngayon. Very quick! Yes, very quick! At ako pala na isipang pasikatan niya. Si Meran, ha? Pipila-pila na yung kanyang manok eh. Tatalunin pa rin niyo si Berdugo ko? Pipilipitin ko online niya. Dagan nakita niya kayabangan niya. Oho! Kanong oras na huwi lalaban niya manok niya kay Berdugo? Tiyo! Talagay ang pamilya niya na iubo din dyan. Lalo na ngayon makaipo ng kodis sa lapi. Pabayaan mo't akong bahala sa kanila. Hindi lamang yung mag-asawang yan makakatikim sa akin, hindi pati na kanya mga anak. Yung si Lorenzang yan, yan ay pinagbigyan ko lamang kaya narito yung naglilingkura. Tama. Pero ngayon tinitikis nila ako. Wala nang pagbibigay. Kung kayo ay nagkakagalit ni Basyo, ano mo pakialam ng kanyang anak? Mabait naman yan at masunurin eh. Ano bang mabait ang pinagsasabi mo? At sabihin mo pare-pareho sila mag- Siyempre, kung ano ang pulos ang bunga, meron bang mabulong na bunga na santol? Hindi niya ako naiintindihan. Ang ibig ko sabihin eh... Carlos! Senyorito? Ano kaya? Narito si Mang Basyo. Ha! Si Bas? Tignan niyang... Nagkaroon pa ng lakas ng loob na punta rin sa pamahay ko talagang naku. Kunin mo yung skopeta ko. Kunin mo yung skopeta ko sa mga patay mo naging ako. Hindi ang ulo. Baka naman meron lang ibig sabihin sa inyo. Tsaka, nagbisita tayo. Nakakadya naman yung mga ginagawa nyo eh. Este, iha, dispensin mo ako. Oy, patuloy mo yung hal niya. Good afternoon, Don Benito. Inisyal, makakakuha hindi mo naiintindihan. Apa? Tuloy po kayo, Aling Galera. Ako muna kayo. Sa
Thank you, Carlene. Thank you. Bumuna kayo. Maganda ang bahay mo. Kasama dito. Pero hindi yan. Hindi yan ay pinunta ko rito. Nagpunta ko rito para bayaran ang 500 pisong pagkakautang ko. At kunin niyo ang titulo-tore ng aking lupa. At yandaan ninyo ang papeles ng ating pagkakautangan. Yung pera. Hindi. Baka sabihin nito ay mayroon. Tama rin, ha? Tama na. Hindi ko na meron nga pala. Siya pa. 500 piso. May sobra dyan. Para tubulo sa korte ko kinuha. May sobra siguro yung mga 300. Alos, kunin mo yung mga papeles doon sa kanayero. At ibigay mo sa Don Donis niya. Dali ka. Hindi alam yan. Dali mo lang. Sige. Kunin mo na yung damit mo. Wala na, sige. Hindi ko pinakukuha yung damit na yun para ibihis mo ulit, iha. Para ibigay mo rin sa 12 alila natin, hamo sila mag-soft yung kukunin nating mga alila. At kung merong gustong sumama rito, isama mo. 50 pesos ang gana na wala silang gagawin kundi pangalagaan kayong mag-ina at saka ako. Ang habo! Sa parang. Ibig kong malamang kasamang binito kung ikaw nagsasabong pa. Yan ang isinadya ko rito. Ayan, kaibigan. Oy. Una, huwag mo kung tatawagin kasamang bilhin. Pangalawa, baka nakala mo'y magugulat mo ko tungkol sa mga naririnig kong pagpapanalo. Ba, kung puro chope mga manok na sagupan ng manok mo, ibay mo si Berdugo ko. Ayan niya, kaya ako dala rito si Texas ko para ilaman. Hindi pa natatanong manok ko. Oo, wala naman nagsasabi. Bakit yan sugal eh talaga ganyan? Ang gusto ko ay kung tayo maglalaman. Excuse me, ha? Pardon me. ang gusto ko ay kung tayo maglalaban ay ubusan. Ubusan? Ubusan. Talagang hampog ang matanda nito. Bang inahamon mo. Eh sige, kung todo-todo gusto mo. Tumbasan mo lahat ang kayamanan ko. Kung aabot ka. Sige, sandali lamang, ha? Hello. Magaling yan na ispe. Pasyo. Yeah? What is speak to no? Gorya, very artistic na lang eh. Ito'y katuwal lamang naman. Hindi ba maring bago tayo? Mag-exhibition muna tayo dyan, Sardin. Oh, Benny. Magaling. Gusto bakit, pinay si Texas, ha? Pero kung yun ang hamon mo. Pinalong magaling. Lalaman natin. Ente! Kunin mo si Berdugo yun at dalhin mo sa atin, ha? Magbibito kami ni Texas. Si Texas nga pala, sana? Ay, nandun sa labas, nasa auto mo. Magaling. Inahawakan ko na sa atin. Tayo na! Bakit mong naalis yan? Akala mo ba't yung permiso at mo? Ay, Titi! Papahala ka ng tiketa. Masyado ka naman natin. Hindi, formal lang konti. Nakahalata tayo. Oo. Kuhim tumi naman. Texas na yan.
notification niyo dun, Fred. Ay, ay! Bakit natin ito susunod? Bababa, bababa. Sobra na yan. Ngayon mayaman na tayo. Hindi na kailangan manuhin pa sa kanilang pakiinig. Ha? Bagari! Ha? Dito na lang dalati yung malay masusunod. Ganyan pa ka naiyayaman ng tao, naiiba na salita na nila upo na. Ah, gata! Ano daw? Gusto na iinom na nana? Ay, naku, ano? Ay, naku, naupo kayo na naupo na upo? Kung gusto na iinom na nana, basta na sasaya ng pangalaupo. Ay, naku, si masarap. Sige na, Mari, huwag nagigiya. Wala, gata na upo. Ano ka ba? Kausap ko sa iyo, nabili sa akin itong plaka para matututut. Ha? Tutut. Ano na tututut? Tutugtog! Tutugtugin natin, tutugtugin natin. Tutugtugin natin. Ito ang plakang ginawa ng yung bang Tirso Cruz. Yung Cruz, yung pangkatong orkestang magagaling. Oh. Eh, handog itong yung bang Texas Mambo. Para sa Texas natin. Pero paano ko tutut yun? Wala tayo ng pornografo? Hmm, kitaw-kitaw, hiya, gali. Meron tayo, Bebe! Di kami! Akin na tutuloy! Akin na tutuloy! Wala pa din sa atin. Saan ba maaaring makita si Ma'am Basio na siyang mayari ng bantog na Texas? Aba, dyan ho sa... Aba, ito na ho pala eh! Ito, dumarating na. Aba, si Ma'am Basio.
Mambas yan! Mahilig kayo sa malaking pustahan at sabog. Yun ang hinahanap natin. At ikaw ay hinahamon ko. Ba? Hinahamon ninyo ako? Ako. Eh, walang galang sa inyo. Hindi naman parang pag-insulto. Ano po ba ang pangalan nila? Sino naman sila? Hindi ko sabihin. Ang ngalan ko ay Pedro. At ang talisayan kong ito, ang ilalaban ko sa iyong balitan teks ng pustahan yaman sa yaman. Yaman sa yaman? Ano, pumapayag ka ba? Alin do? Yung manok niyo mukhang sasitin, lalaban niyo kay Tex, ha? Aba, Mambasyo, huwag niyo sabihin, atrasan niyo yung hamon na yan. Eh, gusto na ito may gusto, eh. Anong magagawa natin? Aba. Kaya lamang ay gusto ko, eh, meron tayong kasulatan o katibayan sa harap ng isang abogado. Gagawa tayo. Eh, ano ho pumili ng inyong abogado? Eh, doon sa abogado ko. Ngayong hapon, ipagbibigay alam ko lamang sa akin asawa, ha? Opo. Ngayong hapon, magpipirmahan tayo. Huwag ninyo kalilimutan. Ah, mag-inuman! Ngayong hapon na lamang tayo magkikita sa bahay ni Don Gabriel. Paalam na ho. Attorney Garbindo. Ba't alaman niyo aking attorney nito? Na hindi ko naman sinasabi sa kanyang pangalan. 20, 40, 45 pesos. 25 centavos. Total? 500,045 pesos at 25 centavos. Mang Pedro, yan ang total ng inyong kayamanan. Ma, huli! Ay! Yan ang total ng aking kayamanan, pare-pareho nito! Siya nga. Oh, yan sinabi mo yung pareho ng total ng aming kayamanan. Aba, eh, paano nila napantayan ng eksaktong halaga ng ating kayamanan? Ba, ano halaga? Ba't ako tatanungin mo? Attorney, tama ho ba nakalagay dito na kung silang magtagumpay ang kabuong halaga ng mahigit na 1,000,000 piso na nakataya sa pustahang ito, eh, ipagkakaloob nila sa kabanang lalawigan upang ipagpagawa ng mga hospital, liwasang bayan, paaralan at saka ng mga lansangan? Oo, iyan ang katotohanan. Ay, naman pala. Ano pa kaya naman natin kung kanino gusto ibigyan naman Pedro? Basta magpirmahan tayo. Saka hindi naman mananalo, Pedro. Okay, wala naman po nalang. Ngayon daw kayo. Thank you.
Saan nga ititira si Basyo? Pati yung bahay na maliit, wala na sa kanya. Mahirap pa sa dagang ngayon ng tao yan. Pero pagkakasya, bigla lang nawala sa buwan eh. Hindi nga rumakita eh. Lumipad eh, bigla na lang nawala eh. Bigla ng buhay. Hindi pa ngayon ang sabi ni Mang Pedro, aalis ni si Basyo? Aba, aalis si Mang Basyo! Balik na naman si Basyo sa kapipe oh. Lumahay si Mang Basyo, mawawa naman. Kaya ba, kaya ba niya? Ayun, ayun. Ayan. Oh, yato pa, Pasyon! Ah, Sonia! Sorry! Ay, biglang mata eh, biglang hirap. Salubungin niya. Ayaw na iha. Ano ba, Don Herbasyon? Kamusta, Donya Gori? Ano nga naman ang buhay ng tao, ha? Nung araw, pagkatayog-tayog lo, ngayon, nang bumagsak ka, matigas ka pa sa kulig. Bagay na bagay sila. Naman at hindi ako nakikialam sa inyong buhay, ha? Aba, ay, nakwesta, ando naman yung sinasabi mong, him to be naman! Sumiyak kayo, tatay mo eh! Ano na, Papa? Kanyo naman eh. Ganyan na ang kalagayan ng mga yan na kinakansawan pa niyo. Abayahan mo dito lamang pagkakataon. Sige! Naayos lang ako ni Kaya. Perito! Herbasyo! Magkitahimik kayo. Hindi ba kayo nahihiya sa inyong mga anak? Gaig pa ninyo, mga bata? Eh, ito ho eh. Ito ho eh. Ito ho eh. Tama na. Limutin na ninyo ang inyong samanang loob. Magkasundo na kayo. Panahon ngayon upang kayong lahat ay magsipagbagong buhay. Imulat ninyo ang inyong mga isipan sa katotohanan, ang lupa at ang inyong mga bisig, ang siyang pinakamatibay na saligan ng inyong dangal at magandang kinabukasan. Huwag niyong maliitin, kundi bagkus ay bigyan ng halagang paggawa at pagbubungkal ng lupa ng biyaya ng Diyos, pagkat diyan nanggagaling ang lahat halos ng inyong kabuhayan. Iwasan ninyong pagsusugal, pagkat yan na walang buting may dudulot kanino man. Nawa eh, maging isang gintong ala sa inyong lahat ang nangyari kina Benito at Herbasyo. At kayo naman, Benito at Herbasyo, ay dapat na magkaunawaan alang-alang man lamang sa inyong mga anak. Limutin na ninyong nakaraan at harapin ninyong matiwasay ang panibagong buhay. Marami namang nangakal sa akin, ngunit ngayon lang ako nakadama ng ganito. Sa akin, man. Ang binitiwan ninyong pananalita ay nanood sa akin, kaluluwa. Ang tinig niyo'y parang galing sa langit. Napawi ang sugat ng aming mga damdamin. Maraming salamat. Kaibigan, Benito. Kinakalimutan ko na lahat. Estegoria, ikaw na sana ang bahalang magpaumanhin sa amin. Oo, oh, wala kang iintindi sa akin. Sa akin niyo nakalimutan. Parang walang nangyari sa atin. Eh, Papa. Ito na yata ang pagkakataon upang pagtapat namin sa inyo ni Lorenzo na kami nagmamahalan. At nais namin magpagkasal sa lalang madali pa naman. Abahin sa akin, Harry Gladian, iho. Eh, wala lamang kayo pala, eh. Ang ibig mo sabihin, iniibig mo ang lalaking to? Opo. At iniibig ko rin siya, bakit? O, yun naman pala, eh. Bakit? Carlos? Lorenzo? Binabati ko yun. Mga kasama, lahat yung inaanyayahan namin sa pag-iisang dibdib nitong mga batang ito. Ngunit, pinakikiusap lamang namin sa inyong itihandang mahirap po natin mahihandang. Oo, oh, lalo. Huwag na! Tuloy! Pababoy! Tuloy! Pababoy! Salamat! Kambing! Mabasyong, mabasyong! Ako, tatlong damawan ng lambanog. Wala ng sugal. Wala ng sugal. Hindi na tayo magsusugal ngayon. Huwag mo sana kayo mawawala sa aming kasal. Inaramdam ko. Ngunit meron pa akong pupunta. Pagpalaay nawa kayo ni Batala at pagdarasal kong inyong kaligayahan. Punta namin sa inyo ang aming pagkakasundo. At kay Tessa, saan kayo sinaroon ngayon? Saan man siya naroon. Sana ay maging maligaya rin siya ngayon kasi lamang ang kinadaraman ng lahat siya. Pinapanaw kita sa lupa upang imulat mo sa mga taong kasamaan ng sugal. Ngunit kabaliktaran ang ginawa mo.
tumulong ka pa sa pagpapasigla ng mga sabungan. Pero hindi bale. Alang-alang sa kabutihan na gawa mo kina Carlos at Lorenza ay pinatatawad na kita. At huwag ka nang malungkot, ha? Porque meron akong isang sorpresa para sa iyo. Siya. Yeah.